raised before this committee in the spirit of fairness. Is there any second? Duly seconded, and hearing no objection, the motion is carried. The next to interpellate is our Vice Chair, Congressman Romy Acop. You are recognized. Marami pong salamat, Mr. Chair. Kung titingnan po natin yung mga katanungan ni Honorable Johnny Pimentel at saka ni SDS Gonzales, halos yung statement ni Mr. Leopoldo Untalantan Jr. ay nakumpleto na po yung pagtatanong, pagka-clarify dun sa mga kanilang kasagutan sa mga tanong sa kanilang affidavit. Be that as it may, pwede po bang matanong din si Mr. Untalan? But before that, I would like to state na doon sa sinumpaang salaysay ni Fernando Magdadaro alias Ando, kung titingnan po natin, it supported all the answers given by Mr. Leopoldo Untalantan Jr. sa mga katanungan na ibinigay ng ating mga kasamahan at doon sa kanyang affidavit. Ngayon, pwede po bang malaman, Mr. Tan o Tata, sinabi mo doon sa statement mo, sa number 6, tinanggap mo yung alok ni SPO4 Arthur Narsolis dahil sa alam mo o naniniwala ka sa kanyang kapasidad at kakayahan. Pwede po bang malaman ano po yung kapasidad at kakayahan ng isang SPO4 na naka-assign sa CIDG? Ano po bang alam niyo yung kakayahan at kapasidad ni SPO4 Arthur Narsolis at naniniwala po kayo sa kanya? Dahil po sa mga boss niya na si Edelberto Leonardo at si Ruela Garma, na ang pagkakaalam ko ay malakas po sila sa Administrasyon Duterte, sa taas. Ang ibig po niyong sabihin, naniwala po kayo dahil sa lakas nila o kapit nila sa administrasyon. Opo, Your Honor. Pwede po bang malaman kung ano po yung klase ng lakas? Pwede po ba kayo magbigay ng halimbawa o ano na nagsasabi na malakas po si SPO4 o yung boss ni SPO4 Narsolis na sina Colonel Leonardo at saka Colonel Garma na malakas sila sa administrasyon? Meron po ba kayong may masabi na katibayan po yun? Dahil isa po sila sa pinagkakatiliwaan ni Presidente Duterte sa Davao po na mamuno sa gobyerno. Pakiulit po yun? Isa po sila sa mga opisyal ng Davao na pinagkakatiwalaan ni Presidente Duterte po. Ganon. Okay, marami pong salamat. May also asked, nandito na rin lang po si Director General Katapang. Pwede po bang malaman kung saan nanggaling yung isang alleged Chinese drug lord na inilipat mula sa kanyang kinaroroonan papuntang Davao Pelony? Saan po nanggaling si Mr. Peter Wang? Mr. Chair, Your Honor, I am not privy to that transfer since I was not yet the bureau chief at that time. But I will look into the records and find out all the Chinese who have been assigned in different places. And I'll submit the report to you, Mr. Chair, Your Honor. I'm asking about Mr. Peter Wang. Kung pwede, submit po ninyo yung details niya. Kung saan po siya nanggaling nung dinala siya sa Davao Penal Colony. And I think the Honorable Pimentel has already asked for the list of PDLs
with illegal drug cases and their current status, kung buhay pa sila o patay. Thank you. Yes, Mr. Chair, I will comply, Mr. Chair. Tata, kung titingnan ko po yung mga kasugutan po ninyo dito sa Kwan, para bang si SPO4 Arthur Narsolis ang nagplano lahat nito? Totoo ba yun? Opo, Your Honor. Totoo yung aking analysis? Opo, Your Honor. Na siya lahat ang nagplano, siya na rin ang nag-coordinate dun sa mga prison authorities doon. Yes, Your Honor. Na tingin mo? Opo. Kasi, nung sinabi mo na mahirapan kayo na isagawa yung inyong pagpatay doon sa tatlong alleged Chinese drug lords, siya na ang gumawa ng paraan na kayo'y mabartolina. Opo, tama? Your Honor. At matanong ko kayo, totoo bang merong nakuhang sachet ng drugs sa inyo bago na dahilan kung bakit kayo binartolina? Ilan po, bigla na lang po may lumabas na sachet. Pero walang sachet? Wala po. Ha? May pinakita po sila na sa amin galing. Pero hindi sa inyo galing? Hindi po. Sa bulsa namin daw galing. Hindi, yung totoo, hindi po nakuha sa bulsa ninyo. May dinukot lang po. Pag dukot, pinakita ito. Ano ito? Ganon din ba sa iyo, Andy? Yes, for Your Honor. Ganon din, operation. So, marami pong salamat. I think SPO4 Narsolis has been already invited. Pwede po bang malaman kung nasaan po ngayon assigned si Superintendent Gerardo Padilla na dating pinuno doon po sa Davao Penal Colony, General Katapang? Is he still active in the service? Yes, Mr. Chair, Your Honor, is assigned with the Bucor and is the Director for Reformation. Director for Reservation. Reformation, Mr. Chair. Reformation. Reformation. Yes, po. Thank you. Now, nabanggit din, Tata, na nakita po ninyo nakasama ni SPO4 Narsolis si Lieutenant Colonel Rohina Garma. Totoo? Opo, Your Honor. At sinabi mo rin sa iyong affidavit na meron po silang relasyon. Opo, Your Honor. At sinabi mo rin na hindi siya nakikialam doon sa pakikipag-usap sa inyo. Kami lang po ni Arturo Narsolis po. Siya, ano po? Kami lang po ang nag-uusap ni Arturo Narsolis. Kayo lang ni... Opo. Kaya nandun si Colonel Garma dahil sila ay mag-girlfriend, boyfriend-girlfriend ni Juan. Silang dalawa. Pakiulit po. Pakiulit. Kaya siguro nandun si Rohina Garma dahil may relasyon sila. Opo, Your Honor. Tingin mo? Opo. Nangingiti ka eh. Yung sunod na kwan, yung nagbigay sa inyo ng dalawang patalim, sino po yun? Bali, yung mayor ng Bartolina po. Sino po nga? Ano po ang pangalan niya? PDL Leo Pinkian po. So siya ang nagbigay ng mga patalim sa inyo? Opo, Your Honor. Ano, kailan po niya ibinigay? Bago kayo binartolina o nandun na kayo sa loob ng Bartolina? Nandun na kami sa loob ng Bartolina po. Anong ibinigay? 29 at saka yung... Yeah. Yung parang 29 rin, yun ang sagot ni Andy kanina eh. Opo. Di ba? Opo, Your Honor. Thank you. So, Mr. Chair, can we also invite to the next hearing Mr. Leo Pinkihan, who allegedly provided Andy and Tata the instruments used in the commission of the crime? Is Mr. Pinkihan
also a PDL, Congressman ako? I think he's also a PDL okay. at the Davao so, Penal Colony. Okay. There is a motion. Para lang po makorroborate yung mga statements ng ating mga resource persons or witnesses. There is a motion to invite Mr. Leo Pinkihan in the next scheduled committee hearing of the Quadcom. Duly seconded and hearing no objection, the motion is carried. Thank you, Mr. Chair. Please proceed. Thank you. Tata, sinabi mo rin sa statement mo na pagkatapos niyong isagawa yung inyong krimen, dumating ka agad si Superintendent Gerardo Padilla. Opo, Your Honor. Pwede ko bang malaman kung kailan dumating siya pagkatapos nung ginawa ninyong krimen? Kaagad-agad ba? Opo, Your Honor. Kaagad-agad dumating siya? Opo. So, yun yung katanungan ngayon. Paano nalaman ni Superintendent Padilla na may nangyari kaagad doon kung hindi po siya kaalam doon sa conspiracy na patayin yung tatlong alleged Chinese drug lords? Di ba? Opo, Your Honor. Ano sa tingin mo? So, alam niya? Opo. Thank you. Yung bang pag-uusap ninyo, yung pagtawag ni Superintendent Padilla allegedly to the President of former President of this Republic, President Rodrigo Roa Duterte, naka-speakerphone ba? May pinindot po siya para mag-speaker on. So, ko po. Naka-speakerphone. Opo. Kaya narinig mo yung boses ng dating presidente. Opo. At dahil sa pagkarinig mo, alam po ninyo na yung ating dating presidente yon. Opo, Your Honor. Oh, sige, maliwanag po yun. Naka-speakerphone. At doon sa 1,000,000 na natanggap ninyo, yung asawa mo nakatanggap. Opo. Kay Andy, sino po ang tumanggap? Asawa ko po, Your Honor, si Linlin. Asawa mo rin? O, Linlin dati. Pero kanina, sinabi mo, hiwalay ka na. O, hiwalay, Your Honor, sa dati kong original talaga. Pero may dalawa ko yung pinagkatiwalaan ko sa 1 million po. Liwanagin po natin. Ang tumanggap po ay yung hindi yung una. Yes po, Your Honor. Yung pangalawa na nakatanggap? Opo, Your Honor. Okay. I think, Mr. Chair, if we can get an affidavit from the recipients of the alleged 1 million amount, maybe we can ask the police agencies to get their affidavits from their places. Shall we ask the PNP of Region 11 or maybe PDEA, Mr. Chair? Okay. So PDEA, there is a request from Congressman Acop to secure the affidavits of the partners or the wives of our witnesses. Mamaya, pwede bang humingi ng address kung saan sila, nang sa ganun ay makausap at mabigyan, makuhaan sila ng mga affidavit. Hihingi namin sa inyo mamaya. Okay. Pideya, please take note of that request. Congressman Acop, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Tata, yung kaso po nyo ay ang kinaso po ninyo sa inyo dahil sa insidente na yon ay homicide. Opo, Your Honor. Yun ba ang sino po ang gumawa ng investigasyon? Ang Biocor po. Biocor. Opo. At sila rin ang nag-file ng kaso na homicide. Opo. Okay. At
Kung titingnan po natin, hindi po dapat homicide ang file, pag-file ay charge sa inyo, di po ba? Nasentensyaan na kayo rito? Dahil dito, nasentensyaan na kayo? Opo. So kung bubuksan uli, baka magkaroon ng double jeopardy. Kasi kung titingnan po natin, plinahan po lahat ito eh. Kaya hindi dapat homicide ang charge sa inyo. Kaya lang, homicide, para mas magaan yung kuha sa inyo at mas madali kayo sigurong ilabas. Na si yun ang pinangako ni SP Foreigner Solis para gawin ninyo yung pinagagawa niya. Tama? Opo. Yes. Mr. Chair, I think from the answers to the questions of the members of this committee, I think, and if we are going to be able to get the corroborative statements of all the witnesses or the persons mentioned in this affidavit, I think we have established that there's a grand conspiracy to commit the crimes of murder insofar as this incident is concerned. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Akop.